Gagawa ako ngayon ng white gulaman. Of course, meron tayong sangkap na beer brand sterilized milk ng Nestle. At lalagyan ko din siya ng pineapple. Yung pineapple na yung pinyang natira namin kahapon. So, kesa masayang, yan. Lalagay ko rin yan. At napakatamis naman yung pinyang yan. Kaya sure na i-epekto yan sa kasarapan ng aking gagawin na white gulaman. So, ito na ako. Ito na ako sa aking kitchen. Kitchen. Sa aking munting kitchen. Na kahit ganito itong aking kitchen, eh, ano naman ako rito. Happy naman ako rito. Yan. Yan, nilulusaw ko na yung gulaman. Siya. Ayan. Ito yan, oh. Nilusaw ko to. White gulaman. Ayan. Okay na yan. Ayan, lalagyan ko siya ng sterilized beer brand. 1 cup. Try ko muna kalahati. Marami pala kalahati. Hap lang nilagay ko. Ayan, hap. Kaya nga, wait. Ayan. Tapos, yung lagyan ko lang siya ng malalagay ko dito. Vanilla. Vanilla and a little bit sugar. Yeah. May lasa dito. Masarap. Masarap na lang beer brand. No? Masarap. Bigyan ko pa kaya. Bigyan ko pa ng 1/4. Yan. Yan, 3/4 ang nilagay ko. So, kung tutusin, all in all, halos 5 ganito ang isang gulaman powder. No? Yan. Then, lagyan natin siya ng vanilla. Dahil may vanilla ako. Bango-bango. Bango-bango. Naman magkatamis-tamis ng konti. Lagyan ko rin siya ng brown sugar naman. Hindi white brown. Lagyan ko siya ng 2 kutsara muna. Ayan, 2 kutsara. Para medyo tumamis naman ng konti. Very good. Bango. Dapat halong-halo. Wow! Ang bango. Tapos tignan na. Ang sarap. Ayan na, medyo matabang pa. Pagyan ka natin ang sarap. Okay.
Sabi ko, no sugar, kaya lang, walang flavor ang aking mga ilalagay, kaya nilagyan ko ng konti. Kasi walang flavor. Sarap, yummy. Nakulo na, wala pa yung mga panulo. Ano na, sanita? Ano namin ko mang maigi? Ano lasa? So, para siya sumarap lalo, lalagyan na naman uli na natin siya. Ano ilalagay ko? Yung bang dried fruits? Lalagyan ang dried fruits. Napanood nyo na yun, di ba? Meron akong dried fruits. Ay, ilalagay ko dyan. Pinig ko lang, ha? Ito yung ripe fruits na regalo sa akin kumili. Ngayon, pamakin ko ng birthday ko. Marami na akong nalagyan ito. Yung ripe fruits ko eh. May pasa, kung ano, tropical dried fruits. Dalawang ganun. Okay, yun lang. Marami na akong malagyan ito. Ayan. Nakulo na. Inaalang natin siya. Dapat halo-halo kasi mamumuo siya pag yung hinalo mo igin. Sarap na. Lang sa vanilla. Pero okay na. Wow, bang-bang. Tapos lalagay ko naman ito. Pinya. Yung pineapple na hiniwa ko. Para maluto. Kailangan maluto. Ayoko nang hindi ito. Kailangan lang daan siya sa uy, di ba? Saka natin tikman ko ang lasa. Masarap pero matabang. Yan. Hindi ako pwedeng sodang dami ng sugar. Masarap siya, malinam na. Dahil sa beer brand. Yeah. Nakulo na. Inaalang naman natin. Hindi siya dapat sobrang lakas. Yan, meltdown. Finish na to. Hintay ko lang kumulo. Matabang talaga. Siyempre. Pasensya na. Kasi hindi naman talaga kailangan nakamiss. Kung gusto niyo ng matamis,
yung jelly, dagdagan nyo ng asukal. Kasi nga ako, hindi nga pwede sa akin na magtatamis. So, kailangan nyo yun. Ano nga, nilagyan ko lang ng tatlong kutsara. Pero ang dami naman ito, halos hindi na rin dumasa. Kaya pagka ang mga bata, talaga hindi magugustuhan ito kasi matabang. Hindi ka tulad ng mga bata ngayon ang gusto puro matatamis. Kaya lang, hindi dapat natin pakainin ng mga bata ngayon. Kahit man tayo matatanda na yung mga 60, 50, kasi alam nyo, para iwas yung diabetes. Kaya ako pinapayo yun kasi ako may diabetes ako. Yeah. Hindi lang natin siyang gulo. Iusin ko yung paglalagyan. So, ito na. Pinag-prepare ko na yung aking paglalagyan. And then, of course, ang ating cheesy. Cheesy. Balatan natin siya ang ating toppings. So, ayan na. Kulo siya ng kulo. Kulo ng kulo. Hinaan ko na natin ang ating apoy. Kasi sobrang kulo na yun, di ba? Ayan, luto na siya. Ang bango-bango. Ang ating white jelly, white gulaman. Ayan. Okay. Pwede na siyang ilagay, transfer dun sa ating paglalagyan. Lalagay na natin ang ating lutong gulaman. Ayan. Diba? So, intayin lang natin siyang medyo lumamig ng konti para hindi lumubog yung ating keso. Maya-maya ko sila nalagyan ng ano, keso sa ibabaw. Kasi baka lumubog eh, di ba? So, ayan na. Ang ating white gulaman. So, pagkatapos nito, lalagay ng keso, lalagay naman sa ref. Kung malamig na siya dito, para doon naman sa ref tumigas, and then, kahit mami ang hapon, pwede na to, basta na i-ref lang. So, ito na. Tingnan ko kung pwede na siyang lagyan na lang. Pwede na siyang kayata ng... Pwede na. Ayun. Ibabaw. Nandito pa. Masarap maraming keso. First time ako naggawa ng ganito na may keso. First time. Naglagay ako ng keso. Ayan, naglagay natin ito. Siguro nga masarap kasi may keso, di ba? Pag ito nag-click at masarap, lagi na lang akong gagawa ng ganitong styro. Ayan, okay na. Sarap na yan. Maubos ang keso ko eh. Tago ko naman ito. Okay. Masarap ang keso sa palaman sa pandesal, diba? Okay? Intindi lang natin siyang tumigas. So, finish na. So, ayan na. Matigas na. Hibain na natin. And then, ready to eat na. Tara, kain tayo. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye you.